Hello guys! So magandang gabi sa inyong lahat. Nandito ka tayo sa bahay ni Ate DJ and kasama natin ang mga kaibigan natin, si Ate DJ at si Press Mitch. Guys, from JCI, namin sa amin kayo, ito na si Press Mitch. Sa pagkain na dito siya. Sa pagkain na. So ngayon, subukan natin yung pagkain na tinitinda ni Ate DJ. One of which is yung lechon belly niya. And then of course yung ham niya, which is DJ Hamonada. Ito. Sobrang patok. Pagpunta ko nga rito, ang dami pa rin niyang ginagawa dahil ang daming customers na bumibili talaga. And I guess that's a good problem, no, Ate DJ? Yeah, so ngayon, ang gagawin lang natin, kakain lang tayo. So let's start na siguro. Subukan natin itong lechon belly at saka ang hamonada. Mag-ano tayo? Gano mo katagal in-oven yan? Oh my gosh, look at mga, that. Ano, mga may instruction doon, three hours. Pag gusto mo pa ng ano, ng sobrang ano talaga, luto na sunod, ano, talagang, wow, narinig nyo yun guys, yung crispy. Crunchiness, crispiness ng lechon. Marami tayong mga magagandang feedback sa mga customer. Oh, really? Dahil nga, sabi nila na masarap daw yung timpla. Kaya sabi nila sa akin, na, hindi ako marunong si Jason. Si Jason kasi ang nag-ano nito eh. Nag-slice. Ako, ako mag-slice. Sige. Dito slice ka. Ko. Sige, di ako na. Si, yan. Wow. Wow talaga. Hindi talaga ako kumain ng ano, lunch. Oh, really? Alam ko magkain ng belly. Ako kumain talaga ako ng lunch eh. Nahiya naman ako kumain ng masyadong marami. Diba? Makaisipin eh. Ano ba naman to? Ang daming kinakain. Doy. Marami tayong pagkain dito. As in, kami na lang ang susok ko. Hindi na oh, really? Kuha natin isang ano pa yung malaking ano, yung isang ano. Oh, yung cleaver, yung yeah, butcher's knife. Yung butcher's knife. And then sa drawer. Yun siya. Dun sa kabila. Doon sa kabila. Yan siya. Yun. Siguro yung dahil lang sa tanglad. Siguro. Yeah, ano piso. Bango. And this is freshly baked guys, so... Kaya, makikita niyo yung uso. Yeah. So, dahil nga sa tanglad. Ha? Sa tanglad at saka sa timpla. Oo, sa timpla. May mga, na secret ingredients ng DJ's lechon belly. Ano ba ang official name nito? DJ pork stuffed belly. Pork stuffed belly. Ayan. So, mapapansin ninyo, iniwanan natin. Okay. And, ayan. So, kitang-kita nyo, guys, ang ating... Ano, tissue? Go ahead, kain na kayo. Huwag kayong mahiya, ha? Wala naman ang mahiya, sorry. O sa pagkain? Dito na ako sa gilid kasi. Oh, thank you. Sana, dami ito. I know. And usually, Ate DJ, itong lechon belly mo, pang ilang tao yan? Ito siya, yung 1.5, 1.7 to 1.5 to 2.2 something, it will take 5 person. Oh, really? Ang dami ah. 5 to 6 person. Kunin ko yung manipis. Manipis din, pero ang dami pa din. Wow, ah. Parang nasa Pilipinas lang. Oo. Oh. Saman nga natin. Ayan, mga napaka-crunchy nung balat. Napaka-juicy nung loob. Alam niyo yon?
Is this something that you need to thaw muna bago lutuin o pwede out of frozen? Pwede na din na frozen. Out of na frozen siya. Then pwede din ito. Pwede din ito. And ito, frozen to. Yeah, frozen ko na nilagay ko dito. So hindi nyo na kailangan pa lambutin pa outside of the ref bago nyo lutuin. Yeah. Mmm. Ang laki naman ito. Ayan. How much is this? The price is 55. Yung maliit. Maliit. Meron tayo dun. Mm-hmm. Mamaya, kita. Mamaya. Pakita natin mamaya. Kain muna tayo. Ang mga sila from Cagayan de Oro sila. Mm-hmm. Ang mga taga-Cagayan or Mindanaoans, ang lechon belly, best paired with suka and poyo. Mm-hmm. Yung iba kasi, di ba, yung mga mangkumas. Actually, pwede mo kainin na walang masawan. Dahil Filipino tayo, gusto talaga tayo may sausawan. At saka, imposible hindi samahan ng kanin. Mm-mm. Hindi masarap talaga pag walang I know. Sarap. Pwede ba mga kamay? Oo, pwede. Kami nga sa vlog sa amin, nakakamay kami. Ito yung ham din namin. Hamonada ham. Mm-hmm. Pero talaga ang lechon ng ano. Saan ito ginagawa itong lechon belly? Sa panoka? Panoka. Tapos yung, asa ba yun, yung chorizo namin, yung DG chorizo. Yeah. Doon, ibang ano yun, ibang customized sausage. Talaga siya, magaling siyang gumawa. Mm. Pero ang timpla sa'yo. Yun o, ang lasa ng, diba? May tanglad, may bay leaves, may ano to? Tanglad? Sibuyas, green onions. Mm. Yeah. Alam niyo yung gitna niya, yun yung punong-puno ng lasa tapos nag-expand hanggang doon sa balat. Mm. Mm. Sa Manila, Derek, anong timpla ng lechon doon? Walang tanglad? Hindi ko alam eh. Kasi ang alam ko, ang mga Bisaya lang ang naglalagay ng tanglad. Eh, yeah. Pag bumibili ko ng lechon, pinapaship pa namin galing Cebu talaga eh. Yung airplane namin, mm-hmm. Tapos pipikapin na lang namin dito sa Manila. Mm. I don't know kung paano. Mahal yun. Mahal. Oo, kasi papayari namin yung... Oh. Nagtano mong... Hindi ko na matanda, matagal na yun eh. Alam mo naman tayo, pagka tumatanda na, hindi na alam. Ganyan din mami ko, napapadala siya ng lechon sa kapatid niya sa Maynila. Oh, really? Ang plane niya. Yeah. Mami mo nasaan sa Cagayan? Ngayon? Nung nagpapadala siya. Oo, Cagayan. Mmm. Lutong na lutong. Mmm. Diba? Kasi meron din ang mga customer na customize siya for air fryer. Mm. Nagre-request sila. So kasi ang air fryer kasi dalawang pindot lang ng crispy and then isang roast. Mm. So mabilis kainin. Mm. 'Di ba Michelle try that? Mm-hmm. Then nagustuhan nila. Madaling lutuin. Pero, ito kasi ang traditional. Yung i-oven mo siya.
Tignan mo yung tinutuwa ko, yung nasa gilid-gilid. So kung gusto mo nang i-air fry lang, meron din siya. Yeah. So bagay na bagay ito, lalo na sa Canadian weather. Kasi iwan mo lang sa labas ng bahay mo. Kasi frozen naman, di ba? May snow. Tapos, pagka kunyari gusto mo maging Noche Buena ito, ipasok mo na ng 4 p.m. or ng 3 p.m., dutoy mo na diretso, 3 hours to 4 hours or 5 hours? 3 hours lang. O, 3 hours, by 7 p.m. meron ka ng pagkain. Alam mo yon, hindi ka na mamoblema. Na, and, siguro ang advantage nito, this is something that you can do at your house, di ba? Hindi yung, order ako, tapos yung luto na lulutoy nila somewhere, tapos dadalhin mo sa bahay na kung saan malamig na. Ito, siguradong fresh, sobrang crispy, sobrang, alam mo, makokontrol mo. Ikaw yung makokontrol mo. Sabi nga niya sa akin, nung dinala ko siya doon sa planta, nung kumawa kami, sabi niya, meron pa niya dito, gumagawa ka pala. Kasi nagawa ko ng ganito. Kasi mahirap. Mahirap. Tapos sa talin, bibili ka pa ng tanglad, bibili ka pa ang time, ganyan lang ba? Sabi ko, bakit hindi ko alam na, no, kasi ano yun eh, noon pa yun eh. Kaya ngayon, bumibili na lang kami. Iba na kasi ang buhay dito sa Canada, guys. Kasi kung sa Pilipinas, gustong-gusto natin magluto sa mga handaan. Dito, sobrang pagod ang mga Pilipino. As in, minsan 24 on the day itself ng party, may trabaho pa. Alam mo yun, magpapagod ka pa na magluto. Lalo na kung ikaw nag-host. Ikaw magluluto, tapos yung mga pinaggamitan mo, lilinisin mo pa, di ba? So at least, mabawasan mo lang yung paghanda mo. Bili ka na lang. Tapos, lutoy mo na lang, pop it in the oven, that's it. You're done, di ba? Sobrang tipid sa oras. Yung mga client ko nga, sabi nila, nung isa, sabi, ate, may nag-order ng tatlong deli, yung nag-order dati, nung Christmas. Sabi ko, sige, ano ko, kung meron pang inventory. Itamang-tama, meron pang natira, kaya... So, masaya sila na meron na naman silang pork belly, DJ pork belly. Kasi ito talaga siya, ginawa ko to dahil nga maraming tao na gustong gumawa, pero namamahalan sila. Ito, malaki na, yun na sabi nila sa akin, napaka-convenient. Dahil ang sarap ng timpla, tapos kami pa magluluto, naamoy namin pag nagluluto kami sa kitchen namin. So yung mga bisita, parang ano sila, parang, oy, mabango yung ano mo ha. Sinong, siyempre ako nagusto. Yeah, siyempre, kay DJ, yung siya na timpla. Kasi ang sabi din nila sa akin, ate, masarap yung ano mo, yung hotdog mo. For sure, masarap din yung pork belly mo. Yeah. At saka yung ham namin na DJ Hamonada, which is yun, mamaya, kainin namin yan. Mapakamay ka talaga sa sarap. Parang, kaya yun, tahimik kami din, sobrang sarap. Kasi totoo na, pagka ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong lechon deli, bibili mo pa yung recipe, yung ingredients. Eh dito sa Canada, hindi mo naman pwedeng bilhin o isang tumpok lang ng tanglad. Hindi naman, minsan buo yan, wala kang no choice, di ba? So yun ang nagiging problema dito sa Canada na, sabi natin isang lechon belly lang gusto mo gawin, pero yung mga ingredients mo, sobrang dami na sasayang. At least, ang DJ, lechon belly, they make sure na well-utilized ang mga ingredients at makakatipid ka pa, di ba? Oo, siguro mas mahal pag ikaw mismo gumawa. Pero at least yung convenience mo of not getting tired of preparing, marinating, that's something that you can save actually. And... especially ngayon, winter, mahirap talaga pumunta na. Oh, yeah. Crazy ang weather namin this year, guys. Sobra. So, kung yan lang ang puntahan mo sa... Alam mo? And, saan nabibili itong mga DJ lechon belly? Oh, saan nabibili itong lechon belly? Meron bang stores, specific meron, stores? Meron mga stores na nagbebenta. Kaya ng jug store. Hindi pa ito na... Ito siya, customized lang muna ito, homemade, paano homemade style to. Kasi nga, hindi pa kayang ipareho sa DJ hotdog. Na-commercialize. Nandun na lahat yung kaya nang gawin, right? So ito siya, mabibili lang muna nila sa website ko at saka sa mga stores na binibigyan ko ng mga poster, mga ganon. Kasi ang ginagawa namin is pre-order. Kasi ayaw namin na
na gusto namin fresh palagi yung dinideliver namin. Kaya sabi ko sa kanila, mag-pre-order tayo. Kung may maghanap sa akin, excuse me, kung may maghanap sa akin, ituturo ko kung saan ang market. Meron tayo sa West. Sa West, meron tayo sa St. Albert, meron tayo sa Spruce. South. Yun yung mga sa marketplace nagpo-post din ako para din sa mga reseller ko na gustong mag-ano. Kung pupunta na ako na Red Deer, mag-re-reseller din ako, ha? Tatransfer ka na ng Red Deer? Meron ka? Nag-deliver kami sa, hindi, nag-deliver kami sa ano, sa Olds. Ikaw na? Sa Red Deer. Sa Red Deer, yeah. Meron doon. Yeah, si TLC. Yeah, siya. Kala ko ako eh. And nag-order din siya sa atin. Yung dinilhan natin ng ano, product? Oo. Ah, yun siya. Sa Red Deer talaga yun. Mm-hmm. Yeah. And the point is, maraming mga Pilipino ang may gusto na nito at naghahanap talaga nito. Mm-hmm. Unfortunately, ako kasi gusto ko sana mag-resell kasi pupunta na ako ng Red Deer. Pero, it's okay. I mean, tulong din sa ibang Pilipino, di ba? I mean, maging business-minded sila. Doon, Capitel? Yeah. Meron nga sa ano, new... Meron nga sa New Brunswick. Oh, really? Nag-inquire, pero of course, hindi naman talaga... Yung ham. Meron kang Calgary. Meron Calgary. May Calgary. Lahat na Alberta. Vancouver na. They just go online. Our online is www.dgfoods.ca. Click na lang nila yun, tapos makikita nila lahat ng produkto. Online store yan. Online store yun. Ipo-post ko yung website www.djfoods.ca. Mm-hmm. Yeah. Pwede kayo mag-direct. So, pagka pumunta sila doon sa website na yun, makakabili sila, delivery din kasama. Depende. Or do they need to pick it up? Depende, kasi nga may fuel charge tayo. Mm-hmm. Yung fuel charge natin. Hmm. So may options na delivery or pick up. Mm-hmm. Kunyari, Red Deer ako. Pwede ba ako pumunta sa website ng djfoods.ca, mm-hmm, order ako doon, then pipick up ko na lang sa reseller sa Red Deer? Red Deer, yeah. Meron doon. Meron din mga stores doon, mm-hmm, na ilang stores yun sila. Yeah. Tatlo or apat. Mm-hmm. Doon. Kaya, kung sino yung naghahanap sa amin na, okay, nag-order sa online, papuntahin ko doon sa mga ano, kung saan sila convenient. Yeah. Para easy sa kanila, hindi sila mahihirapan. Kaysa, from Red Deer to going to Edmonton. So, kung sakali, kunyari, yung reseller mo from Red Deer, may nag-order sa akin, Sir Irvin nag-order sa akin, kukunin na reseller dito sa Edmonton. No, ako mag-deliver doon. Kasi may kumbaga may mga distribution din doon sa mga stores. Mm, that's nice eh. Kaya, easy access. Ito na naman ako sa ano? Sa ham? Sa ham na naman. So guys, hindi pa pala to commercially available, pero ang dami na nag-order. Yeah. Kanina nga, nung dumating ako rito, sobrang busy. May gustong ito palagi nilang gustong bilhin, di ba? Kaya lang naubusan ka na. Ubus na. As in, grabe, as in... Sana meron ako na naitabi, pero parang wala. Meron ka? May naitabi, yeah. Meron yung ano. Meron yan. Pero ubus na talaga, ano? Mm. Hindi lang kami mag-ano sa market kasi nga, pag mag-commit ka sa market, kahit na ano, sa online, ayaw kong pagdating nila dito, wala na, mm-hmm, right? Kaya minomonitor ang inventory. Mm-hmm. Sabihin, okay, this is what we have now. This is what we have now. Kaya kung magbayad sila ng 50% down payment, yun sa kanila na yung produkto. Nakasave na yun, mm-hmm, sa ano, yung product namin. So prepaid. Pero kung wala kami nare-receive na ano, well, hindi open namin yung reserve. Reserve, di ba? Yeah. Kasi kailangan namin ng proof. Yeah. Kaya yun yung... Siyempre, kailangan din nila protektahan yung sarili nila in the sense na, mm-mm, sige, si Irvin nag-order online pero hindi naman nagbayad. Mm-hmm. Paano ko tinabi, hindi ko kinuha? Mm-hmm. Lugi rin sila, mm-hmm, di ba? Yeah. So, just to be fair, ang nire-require ninyo is 50% payment? Down payment. 50% of the total cost ng binili ninyo, mm-hmm, at least bayarin ninyo, which is fair. Kung hindi nyo kunin, talo kayo ng 50% lang. Kung sila, at least, di ba, hindi sila talo 100% then, mm-hmm, di ba? Yeah. So,
Kasi the point is, naka-reserve sa inyo yun. Mm-hmm. Hindi nila i-resell yun hanggat hindi nyo kinukuha. Mm-hmm. Diba? Eh, okay lang sana kung one item lang. Eh, minsan, marami. 10 pieces. Yeah, marami. Mm-hmm. Pero hindi nila kinukuha dahil yeah, wala na. So, marami pa naman mga Pilipino, ganyan ang notion. Ang mag-ghost. Eh, yeah, absolutely. Kaya, ang iba, 11th hour na. Saka pa magsabi, hindi na nila ma-pick up. Mm-hmm. Eh, merong iba dyan na gusto na talagang yeah, gusto kukunin. Nila, kukunin. Diba? Yun nga eh. Meron yung iba dyan na gustong kunin, kaya lang naubusan. Diba? At least, just to be fair, at least meron sila. Mm-hmm. Kung sakali, those who are really wanting to get these items, makukuha at makukuha nila. Mm-hmm. So, and napakalambot ng kuha, napakalambot ng meat sa loob. Sa'yo? Napaka-juicy pa. Hindi siya dry. No. And ito yung ginagawa niya sa Punoka. Mm-hmm. Usually, every week, gano'ng kadami yung lechon belly na kinukuha niya. Or pre-order talaga siya. Pre-order siya. So, no fixed number. Kasi mahirap gawin pag ano eh, pag isa-isa, something, mahirap eh. Kaya, kung sino yung order, mag-advance order sila. Pero Christmas kasi, pag ano, ganitong holiday season, gumagawa kami ng marami. Pero ngayon, naubos. Sold out na. Yeah. You have to understand guys, maraming Pilipino, pag Pasko, ang gustong-gusto nating ihanda sa pagkainan ay lechon. Kung iba, nagta-turkey, yung iba, nagsisteak, ang mga Pilipino, gustong-gusto lechon. Parang siguro naging kwa na rin yan, identity ng mga Pilipinong lechon. Lahat, di ba? So, hindi talaga pwedeng walang lechon. Yeah. Ang iba kasi, ano, nagtatanong kung luto na ba, kung kailangan. Pero ang sa akin kasi, pag luto kasi, iba din yung price. And then, hindi ako pwedeng magluluto dahil nga wala akong time. Mm-hmm. Yeah, long time. Kasi nga, gusto ko nga magluto para makain yung kaagad, pero ang time ko, hindi. Wow. Wala. Kaya ito na lang ginagawa ko para sa inyo. Which is okay. Mas advantageous. Kasi lulutuin na lang natin sa bahay. Ang example, last year, 2020, nag-order kami sa sibuchon for Christmas. Kasi hindi pa tayo magkakilala noon. Nag-order kami ng lechon kasi kumain kami doon last year. Kumain kami ng lechon belly nila. Masarap naman. Pero south kasi ang sibuchon. Eh kami, nakatira kami sa northwest. So anong nangyari, pinick up ko ng 24 ng gabi. Pagdating sa bahay, malamig na. Alam mo yon? At least ito, kung kailan mo gustong, kung kailan kayo magdi-dinner, tansyahin mo na lang, estimate mo yung oras mo, okay, kakain kami ng dinner ng 10 p.m. or 11 or 12, bisperas. Then at least, isalang ko na siguro ng mas maaga. Alam mo yun, para pag the time na mag-open ka ng oven, ihanda mo, freshly cooked siya. Hindi yung, di ba, pagdating mo, hindi ko alam kung anong oras. Eh usually sa Cebucho, kailangan mo mag-book ng appointment na, pick upin ko ng ganitong oras. Ay, sorry sir, kasi kailangan, minsan kasi maraming Pilipino ang kailangan mag-book na, puno na kami ng 7, puno na kami ng 8, puno na ng 9. Eh kung gusto mo ng item na yon, di ba? Eh sabihin natin, ang available is 5. So, kukunin mo ng 5, darating ka na by 5:30, kakain kayo ng mga 10 or 11 or 12, malamig na. At least ito, pop it in the oven, hintay ka lang, pwede kayong mag-do other things, di ba? Charcuterie muna kayo, di ba? Or mag-games kayo, or exchange gift, or whatever you can do. You can entertain your guests while waiting for this to be cooked. And that's something that you need to do, di ba? Sobrang convenient. Pagluto na, di saka na tayo magkakain. Di ba? Yun. So, sobrang convenient siya. So, ako, I really like this. Sobrang sarap. Try mo to. I will try that. Sige. Ito yung ham namin na ano. Ganyan siya. Guys, kumain na ako talaga kanina. Ayoko kasi marami makain eh. Pero dami ko pa rin kinakain. Naubos ko yung isang lechon. Ito yung tali niya, guys. Ako, hindi ko na maubos. Mm-hmm. Yung diet kasi nga yung puso iniuna. Tapos yung ano niya, yung meat niya talagang may nag-comment din sa akin yung meat ng lechon. Malaman siya. Mm-hmm. Nagustuhan nila tapos
Ang sabi nila, hindi daw dry. Hindi nga dry. Juicy. Ano daw yung nilalagay ko? Sabi ko, secret. Siyempre, trade secret na yun ni Ate DJ. Hindi na niya ipapasasabihin sa lahat. As much as possible, siyempre, gusto niya tumulong din, di ba? Pero sana tulungan din natin sa kumita, di ba? Siya na yung nagpapakapagod ng maghanda nito para sa atin, di ba? Ang respetuhin na lang din natin, pero sabi mo sa akin kung yung recipe mo. Biro lang. Diba? Hindi, lahat naman sila may trade secret talaga, trade recipe, di ba? So, that's something that to each his own talaga yan. Kahit saan ka papupunta, ganyan talaga. Itong ham, masarap pa. Mm-mm. Ano ba to? Shoulder or butt? That's customized. Oh, really? Tingnan mo yung, ano niya, yung fat at saka meat niya na, ano, na... Going back pa lang. Sorry. Hindi lang sa juicy. Ang sarap nung mix nung meat at saka nung taba. Yeah. Ang sarap. As in yung, hindi siya mataba, hindi rin siya purely meat. And, imagine na, frozen pa yan kanina. Oo, yun na nga. Usually, di ba, pag nagluluto tayo ng fried frozen chicken sa bahay, di ba, kahit na-print mo na, may dugo pa rin sa loob, ito, napaka-perfect no sa loob. Di ba? And this is frozen, guys, ha? So, dyan mo lang talaga makikita na, ano, masarap talaga. Yeah, masarap talaga. Lalo na sa handaan, party, Noche Buena, New Year, sobrang ganda. Saan mo kinukuha yung supplies mo? Sa Family Mix. Ano sila? Farm? Yeah. Doon. Ito, sila din gumagawa nito. Mm-hmm. Ang meat ko. Sila lahat. Pati yeah. Ang pati hotdog. We have meron kami ano, exclusivity. Oh yeah, you have to have an agreement with them. Yeah. Pero siyempre may kota kang, may kota sila na, oh, sige, bibigay namin sa iyo yung presyo na yeah. To. Bili mo sa amin to. Yeah. Mm-hmm. Tapos bigay ko lang yung recipe ko. Ito. Pati yung ano, ba't iba yung ano ko, ba't iba yung supplier ko na nag-ano sa akin, na nagbibigay sa akin. Mm-hmm. Ah, I'm also bagay to sa New Year. I know. Mm-hmm. Kasi pero, bilog, diba? Mm-hmm. Pang bilog-bilog. Yeah. Alam mo naman, Pilipino, may mga pamahiin na. Kailangan puro meron kang... Bilog. Oh, puro bilog. Polka dots. Mm. Ito, ano to? Family meets them. Mm-hmm. Mm. And, itong ham, may glaze na kasama, ano? Mm-hmm. Ano siya? Pineapple? Apple? Pineapple honey glaze. Mm. Raw. Ito, Matilda. And, sorry, para ang itong ham na to, itulad nito na kailangan mo lutuin din? Or pwedeng ready to eat na? Ito siya. Fully cooked na tong ham. Mm-hmm. Itong ano, very raw to siya. Talagang ibudik mo pa siya. Ito, pwede mo kainin na. Pero kailangan painit mo lang ng kaunti, no? Mm-hmm. Pwede mo na siyang yung mabibili na sa mga ham, usually sa mga, ano, diba? Slice mo lang, tapos lagay mo sa bread. Oh, yeah. Pwede na siya. Pero sa atin kasi, sa mga Pilipino, niluluto. Yeah. Di ba? Parang, yeah, no? Nagtataka nga mga, ano, mga puti dito, but... Niluluto pa rin natin. But this is our way, right? Mm. Mm. Tingnan mo, dahil sa sarap, maubos talaga. Yeah, sobrang sarap. Ito, diba, itong Bicol Express is also one of your products? Mm-hmm. Na ready to ano? Bicol Express, you guys. Mm-hmm. Ready to serve na. Oh, cook na rin. Microwave lang mo lang. Yeah. Hindi ko kasi... Nilalabas lahat kasi nga for ano lang for customize na kung sino yung bibili kasi kung ibibigay ko na lahat na ano as in pag gusto ng mga tao maubusan tapos yung mga order lang mga ganun kasi pag ilalabas ko lahat na ano hindi pa kaya kasi kailangan ng manpower kailangan ng ganito sabi nga nila pag maihain ako, sigurado masarap yan kasi DJ yan. Yun yung sabi nila. So, ang trademark ng DJ na ano, masarap. Oo, masarap talaga. Masarap talaga. Ito yung hotdog kasi.
Sobrang sarap. And, guys, nakita nyo naman kanina from the very beginning kung gaano kahaba ito. Tatlo na kami kumain. Marami pa. Ang dami pa rin tira. So, and besides, ito talaga, sa akin, malaki talaga sa akin na kuha. Oo, dulo kasi talaga kinuha. Ako manipis pa yan, pero sobrang busog na ako. As in, malaman at malaman talaga siya. So, sobrang sarap. Sana meron pa tayong matikman na. Sana guys, kung mamaya, sa video ko next, sa next vlog ko, makikita ninyo yung mga produkto. Kikilalanin natin mabuti kung sino yung may-ari ng kumpanyang ito at ano yung mga produkto na tinitinda niya. And then of course, listen to our story, listen to her story, listen how she became a success story in Canada para kahit papano lahat kayo ma-inspire din. Ito, kinakain lang natin to kasi this is more of the abundance of the blessings that she has received today. Yeah. And sobrang gusto niyang i-share ito not just to us as her friends but to you guys na nanonood nito. Hopefully, you get to take inspirations from this. Not as someone na naiingit tayo na, ay, nagyayabang. We're not trying to brag anything about this. She, makikita niyo sa next video kung paano siya nagsimula din. Hindi siya success story kaagad nung pumunta siya dito sa Canada. Something happened to her that made her decide to be in this business. And probably this is her passion, di ba? Pero makikita niyo yan sa next video, okay? So, tapos na kayong kumain? Tapos yes. Na kayo. Okay, maraming salamat you guys. Thank you for joining us today. Sobrang sarap. Thank you. Thank you, sobra. And then, again, please don't forget to like this video, share this video to your friends, subscribe to our channel, and click on that notification bell down below so that you'll be updated in our future videos, guys. Okay, so see you in our next vlog. Bye. 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 Oh.